Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong OFWs at inyong mga pamilya. Ako po si Ambassador Roy B. Seneres. Ako po ang founder ng OFW Family Club. Ano po ba itong OFW Family Club? Ito po ay samahan ng mga OFWs at kanilang pamilya. Ito po itinatag noong 2001. Sa makatuwid, 10 years old na po ang ating samahan. Alam niya po kasi, noong 1994 hanggang 1998, ako po yung ambassador sa United Arab Emirates. At doon nangyari yung, kung naalala niyo pa, yung kaso ni Sarah Balabagan. At ito po ay nasa dyaryo, araw-araw, halos araw-araw. Dahil si Sarah Balabagan po ay isang 15 years old na kababayan natin na taga Mindanao. Siya po ay pinagtangkaan ng kanyang amo na rapin. At dinipensa niya yung kanyang sarili. At napaslang niya yung kanyang amo. Nagkaroon ng kaso, kaya lang, natalo siya sa mababang hukuman. Ako na po yung ambassador noon nung nangyayari ito. So talagang pinaglaban po natin si Sarah sa maikling salita na iuwi natin si Sarah dito, na iligtas natin siya sa bingit ng kamatayan. Kaya nakilala po si Ambassador Roy Seneres dahil dyan sa kasong iyan ni Sarah Balabagan. At bagamat na tapos na po yung aking panunungkulan sa United Arab Emirates noong 1998 at naririto na ako sa Pilipinas, ay tuloy-tuloy pa rin po yung paghingi sa akin ng tulong ng mga magulang na may problema yung mga anak sa Middle East, sa Hong Kong, sa Singapore. Sa dami ng mga lumalapit sa amin, sa aking buong pamilya, napag-isipan namin na let's get organized. Mag-organize tayo para marami tayong matutulungan. Hindi maaaring sabihin natin sa mga lumalapit sa atin na pasensya na po, hindi na po ako ambassador. Pasensya na po, si daddy naman hindi na ambassador. Hindi po natin maaaring sabihin yan sa mga lumalapit sa amin. Hindi tayo makakatulog ng mahimbing pag gagawin natin yan. Biro mo, binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon na naging labor attaché ako. Alam nyo kasi, bago ako naging ambassador, naging labor attaché ako ng 9 years. Pagkatapos yan, naging ambassador. Sino po ba ang biniyayaan ng Panginoon ng ganyang klaseng grasya? Na, maliban sa ambassador, naging labor attaché pa at abogado pa ang inyong lingkod. Pagkatapos, ipagkait mo yan sa mga humihingi ng tulong sa iyo at ang dahilan mo lamang, hindi ko natrabaho yan, hindi po pwede yan magagalit sa atin ang ating mahal na Panginoon pag ginawa natin yan. Diba? May nakalagay dyan sa ating bahal na banal na kasulatan na whatever it is that you do to the least of your brethren, you do it unto God. Ano man ang ginagawa mong tulong o kabutihan sa mga kapatid mo na nangangailangan ng tulong, yan ay ginagawa mo hindi lamang doon sa mga nangangailangan ng tulong, kundi sa mahal nating Panginoon. In other words, kapag tinalikuran mo yung mga humingi ng tulong sa iyo, ay baka simangutan tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya yun, let's get organized, my dear family, sabi ko. Eh, ito na, naitatag itong OFW Family Club. Bakit OFW Family Club ang pangalan? Dahil ang turing sa amin, OFW Family na rin. Biro mo, 15 years kami naglingkod kasama itong aking mga anak. Kaya ang turing sa amin ay OFW Family na. At ang member natin, lahat, ay mga OFW at pamilya. Kaya OFW Family Club. Sama-sama tayo dito sa asosasyon na ito o sa samahan na ito na ang pangalan ay OFW Family Club, OFW Family Association.
ang pinaka pakay, pinaka objective ng ating samahang ito ay yung magbayanihan tayo, magtulungan. Kaya panay ang tulong namin sa mga humingi sa amin ng tulong at yung atin naman mga kamiyembro, mga chapter leaders natin sa Hong Kong, sa Cyprus, meron na po tayo roon, sa Abu Dhabi, sa Qatar. Eh, ganun din po ang ginagawa. May problema ng OFW? Bayanihan! Tulungan natin! Kasi, hindi naman sa walang ginagawa yung ating mga kinauukulan. Ang ating Department of Foreign Affairs ay malaking tulong sa ating mga OFWs, ang ating OWA, ang ating POEA, ang ating Department of Labor and Employment. Ngunit, sa dami po talaga ng mga may problema. Biro mo, meron na tayong 10 million OFWs ngayon, all over the world. Kaya sa dami natin, hindi maiiwasan na nagkakaproblema yung libo-libo dyan. Kaya, yung DFA, yung OWA, yung POEA, bagamat talaga ang taos-pusong tumutulong din naman yan, ay kulang pa rin. Sa ngayon kasi, para bagang meron tayong isang mahabang jeepney para isa kayong mga nagkakaproblema ng mga OFW, pero ang kailangan natin bus na kung hindi train. Kaya kami dito sa OFW Family Club, tumutulong po kami sa mga nasabing mga ahensya ng gobyerno. At ngayon, meron pa akong sasabihin sa inyo bago ako magtapos. Ha? Dalawin po ninyo yung ating website, www.ofwfc.org. Pasyalan nyo yan, bisitahan nyo yan, sabihan ninyo yung mga kapwa ninyo OFW, inyong mga anak, mga kapatid. Pasukin ninyo yung website na yan. Para sa akin, hindi lang website yan eh. Isang world yan eh. Alam nyo ba na 10 million na tayo, mga OFWs? We are a world by ourselves. Isama nyo pa yung ating mga mahal sa buhay. Kung bawat isang OFW ay may kamiyembro na kapamilya na tatlo, ilagay natin sa average 3 per OFW. E di, may 30 million na OFW family and relatives. Plus 10 OFWs, 40 million na tayo lahat-lahat. OFW and families. Eh halos kalahati na tayo ng total population ng Pilipinas. We are a country by ourselves. We are a world by ourselves. We have to unite. Mag-unite tayo. Magkaisa tayo para sa kapakanan natin lahat. Para sa kapakanan ng bawat isa. Let us unite for the sake of our fellow OFWs and for the sake of our country. Kapag united tayo, malaki ang boses natin, marami tayong magagawa para sa ating mahal na inang bayan. Hanggang sa susunod na pagsama-sama natin sa pamamagitan ng internet, ito po ulit, si Ambassador Roy B. Seneres. Remember, I and my family love you very much. Sa dulo sa OFW, kalinga sa pamilya.